on the spot, masasagot niya yung kabisado nila yan. Yan ang ginagawa nila. So, actually, ito rin yung sagot ng Panginoon nung tinanong siya ng mga alagad, ano ang pinakamahalagang utos? Ito yung dalawa, di ba, yung 10 utos, ito yung summary eh. So, ito rin yung sinagot ni Jesus dun sa Matthew and Mark nang tinanong siya ng mga alagad na ano po sa 10 utos yung pinakamahalaga. So, sagot din ng Panginoon, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, lakas at pag-iisip. Ganun din yung gawin mo sa kapwa yung gusto mo mangyari din sa sarili mo. So, ano sabi ni Jesus nung sumagot yung dalubhasa, yung abogado? Sabi niya, tama yan. Tama yan. Kaya, gawin mo. Parang sinasabi ni Jesus, oh, alam mo naman pala eh, ginagawa mo ba? So, ang sabi niya, tama yan, gawin mo yan. Ibig sabihin, alam nung tao, pero hindi naman niya ginagawa. So, para hindi ma lumabas na kahiya-hiya yung abogado, siyempre, nagtanong ulit. Kasi alam nyo, ang senaryo nyo, imagine nyo, isang dalubhasa sa kautusan, tapos heto ang isang Jesus na guro ang tawag. Tapos galing sa, alam nyo naman ang pinanggalingan na baryo, lugar, town ni Jesus, hindi ganun siya kasikat. Tapos eto magiging, kumbaga parang ang daming alam nito na itong mga dalubhasa ay ang tagal nilang pinag-aralan. So, kaya, para huwag lumabas na kahiyayan, nagtanong na naman siya. Dito pumapasok yung lesson natin. Ano yung tinanong niya? Sino ang aking kapwa? So, dun sa tanong na sino, may limitation agad. Ang gustong madinig ng abogado ay tao. Kasi sino eh. Okay, nung mga panahon po na yon, ang mga Hudyo, kapag sinabi mong kapwa, ang kapwa lang nila, yung kapwa nila Hudyo. Yung ka-associated sila, yun lang, yung mga kababayan lang nila. Okay. So, siguro iniisip nito ng abogado na ang isasagot ni Jesus, edi yung kababayan mo, yung Hudyo, yung malapit, yung kapitbahay mo. Pero, paano sinagot ni Jesus to? Sinagot niya to sa pamamagitan ng parabola. Alam na nung binasa ko to, ang pumasok sa isip ko. Ano muna tayo? Labas muna tayo. May mga tanong tayo sa buhay, ano? Marami tayong tinatanong sa Panginoon. Pero gaya ng pinag-aaralan natin, ang sagot din ng Panginoon, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Tapos sasagutin pa niya tayo ng mga kwento, magre-reflect pa tayo. Ganun din eh. So kung paano nakikipag-usap ang Diyos noon sa mga tao, nung actual na nandito siya sa earth, ganun din naman ang ginagawa niya ngayon sa atin kahit hindi natin siya kahulugilo. Mula dito sa Biblia, ganun din ang sagot niya. Kung may mga problema tayo, pinapabasa tayo ng Panginoon ng mga parabola, mga kwento, iba yung mga Bible verses, na doon tayo magre-reflect kung ano yung sagot ng Diyos sa kalagayan natin. So, doon sa tanong na kung sino ang aking kapwa, parabola naman, di ba? Okay, so sabi doon, may isang manlalakbay. Hindi sinabi kung Hudyo, hindi sinabi kung Romano, o kung ano yung nasyon niya. May naglalakbay mula Jerusalem hanggang Jericho. Yung pagitan ng Jerusalem at Jericho, ay meron daw pong 2 milya. Kapag kinonvert mo siya sa kilometers, 3.21. Paano ang layo nun? Kasi wala namang sasakyan. Paano mo lalakarin? Yung average na paglalakad, malalakad mo siya ng 30 minutes. Kung mabagal ka, malalakad mo siya ng baka 45 pa. Okay. Pero hindi problema. Hindi problema. O, kasi na. Kung sinanay Feli daw. Okay. Ang hindi naman problema yung layo. Ang problema, yung lugar ay masyadong delikado. So, yung pagitan po ng Jericho at Jerusalem, medyo delikado. Kasi, hindi yun eh, yung parang nakarating na ako, no? Paliko-liko siya, tapos marami siyang kuweba ayon po sa Bible Dictionary. Maraming kuweba. Doon sa mga kuweba, may mga nag-aabang sa'yo. Nandiyan na sila.
Yan, yung mga magnanakaw na yun. Yung mga tulis. O, mga tulis. Yun yung nag-abang dun sa manlalakbay. Anong ginawa sa kanya? So, una, ninakawan siya. Ultimo yung damit niya, di ba? Iniwan siyang hubad. Binugbog. Ang pinakagrabe, iniwan siyang half-dead. Ni halos patay na siya. Okay, nakahandusay na siya. Okay, so yun yung senaryo. Dumating na ngayon itong si Pari na naglilingkod sa templo. Nung nakita ng Pari, aba, lumihis siya. At dumiretso ng lakad. Sumunod na dumating si Levita. Ito naman yung mga naglilingkod sa templo pa rin. Okay. Bali, assistant po nung Pari. Hindi na babae. Sila ay mula sa Levi ni Levi. Kaya Levita ang tawag. Okay, so, bali yung pare, tapos yung assistant niya ganun. Mga assistants. So, ganun din ginawa. Nakita, lumihis. Diba? Sinasabi ng mga scholars kung bakit sila umiwas. Okay? Sa Mosaic Law, kung naglilingkod ka sa templo, hindi ka po pwedeng hahawak ng mga patay. Maaaring nung nakita nila, eh, patay na. Nakahandusay. Eh kung magsaserve pa sila, eh di hindi sila magiging karapat-dapat. Kasi may minemaintain po sila, yun yung ritual purity. So kailangan malinis sila, walang mga paghahawak-hawak sa patay na yan, hindi po pwede. Okay. So, nagmamadali din silang umalis. So yun yung binigyan ng tawag dito. Ng reason naman, kung bakit lumihis. Okay. At eto, dumating na yung Samaritano. Ang mga Samaritano po ay kaaway ng mga Hudyo. Centuries ago pa, nung nangyari itong pangyayari na to, sa aklat po ng mga hari, may pag-aaway na ang mga Samaritano at mga Hudyo. So, ganun na katagal. Okay. Anong ginawa ng Samaritano? Una, naawa siya. So, hindi ko pwedeng sabihin na hindi naawa yung pari tsaka yung Levita. Kasi, iyan yung pinag-aaralan nila, yan yung tinuturo nila sa templo eh. Maaaring naawa din sila. Sure ako, naawa sila. So, naawa itong Samaritano. Okay. May pangalawang ginawa yung Samaritano, lumapit na siya. Kasi yung dalawang nagdaan, umiwas na eh, lumihis na. Ito, lumapit na. Pagkalapit niya, nag-first aid siya. Ano yung first aid na ginawa niya? Binuhusan niya ng langis at alak. Pero ang unang process nun, alak muna. Kasi parang alcohol. So, na inilinis mo yung suga. Tapos, nilagyan mo siya ng langis para mas mabilis gumaling yung suga. Tapos, binentahan niya. Pagkatapos, isinakay niya sa asno. At dinala niya sa bahay panuluyan. Okay? At doon, nagbayad siya ng 20 salaping pilak. 2 denaries. Ang amount, ang equivalent nung 20 salaping pilak ay 2 araw na sweldo mo nung time na yon. So, ibinayad niya doon sa innkeeper. Okay? At may pangako pa siya na pag bumalik ako, alagaan ko siya. Pagbalik ko at kulang pa yung binayad ko, babayaran ko ulit. So, doon po sa pari at Levita, pinakita nila ay yung ethics of law. Kaya nila nagawang umiwas kasi may sinusunod silang mga batas eh. Na importante sa ginagawa nila araw-araw. Itong Samaritano, ang sinunod niya yung ethics of law. So, dahil dun sa pag-ibig sa kapwa, dun lumabas yung kanyang kahabagan at pagtulong dun sa biktima. Okay. Ngayon, dun sa ending ng pagbabasa natin kanina, sabi ni Jesus, sino ang kapwa mo? Sabi niya. Ang sagot ng abogado, ang tumulong. Okay. So, anong ibig sabihin po kaya nito? So, dun sa lawyer, talagang ang hinihintay niya kanina ay limited na sagot. Tao ang hinihintay niya. Pero si Jesus, nung sinabi niya yung parabola, ipinakita niya yung responsibilities
kapwa. So yung sagot ni Jesus, hindi na limit sa tao, sa kung sino, kundi ipinakita ni Jesus yung mga characteristics, yung mga responsibilities na dapat meron tayo patungo dun sa ating kapwa. Okay. So, tingnan natin yung mga characteristic na pinakita ni Jesus mula dito sa Samaritano. Paano ba tayo magiging, paano tayo makakapaglingkod sa kapwa natin na naglilingkod din tayo sa Panginoon? Kasi kung ano yung ginagawa natin sa kapwa natin, ginagawa rin natin sa Panginoon. Napag-aralan na natin yun, no? Kasi kung dumalaw ka raw sa kulungan, ang dinalaw mo ay Panginoon. Kung nagbigay ka ng pagkain, binigay mo yun kay God, etc. So, tingnan natin yung mga characteristics nitong Samaritano. Una po, yung Samaritano ay willing siya to get involved. Choice naman yun eh. So, pwede mong wag mo na lang pansinin eh. Tawin yung Levita tsaka yung pare. Titingnan lang nila, umalis na. Itong Samaritano, ang pinili niya, yung tulungan, ma-involve siya doon sa sitwasyon ng tao na nangangailangan. So, ang pinili ng Samaritano, to get involved. So, tayo din po, bilang mga, tawag ito, mga kapwa ng ating kapwa. Okay. Kung gusto nating tumulong, talagang ma-involve tayo eh, kung ano man yung sitwasyon niya. Okay, pangalawa, hindi niya tinignan kung anong, kasi nung panahon na yun, may racism. So, kung Hudyo ka lang, Samaritano lang.